ang alamat ng kahoy. Sa isang malayong isla na tinatawag na Isla El Papi, ay may isang batang babaeng pinanganak na nagngangalang Unat. Pinanganak siyang may maitim at magaspang na balat, kaya't naging tampulan ito ng tukso at pag-aalipusta ng Isang araw, naisipang maligo ni Unat sa dagat, halikod ng Paseo de Alburo. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay dumating ang kanyang mga kalaro. Sinalubong nila si Unat sa may dalampasigan at sinabihang, "Hoy! Ba't ka nandito? Alam mo bang mangingitim ang tubig ng dagat pag ikaw ang maliligo?" "Oo nga naman. Halika at paparoon tayo sa lugar kung saan ka mas nababago." At lahat sila ay nagtawanan. Pinagtulungan ang buhatin si Unat papunta sa may pangpang. Walang nagawa ang dalaga kung hindi umiyak na lang at tumawag ng saklolo. Ngunit, walang sino mang nakakarinig at nakasaksi sa pangyayaring iyon. Tinulak ng trisam si Unat sa pangpa at natapon ito sa dagat. Who lives in a pineapple under the sea? Kasalukuyan pa lang nagtatayl sa dagat ang isang binatang pagmangalang si El Burro. Nakita niya si Unat at nilangoy ang pagkalakas-lakas na hampas ng alon para mahagit ang dalaga at mailigtas ito. "Salamat, Ginoo," sabi ni Unat. "Walang anuman. Ano pala ang ginagawa mo dito sa aking mupain na Paseo de Alburo?" Sabi naman ni Alburo. Hanggang sa ikinuwento ni Unat lahat ng nangyari sa kanya. Mula noon, ay araw-araw na silang nag-meet up sa Paseo de Alburo at kalaunay, nagkapalagayan ng loob. Makalipas ang ilang buwan, inalok na ng sakal ni Alburo si Unat. Dumating na ang araw bago sila isakal, handa na ang lahat. Ngunit, kinagabihan ay umulan ng malakas. Matutulog na sana ang dalawa, hiwalay na silid nang maisipang bisitahin ni Alburo ang kanyang papasakalan sa kanyang silid. Ngunit, ang bumungad sa kanya ay kumot at unan lang. Lumakas pa ang ulan, sabay binaha ang buong Isla El Papi at sabay hinanap ng mga taga-isla at pinakamamahal na babae ni Alburo. Hanggang sa kinaumagahan, tumambad sa kanila ang walang buhay na katawan ni Unat sa may dalampasigan kung saan sila unang nagkita ni Alburo. Ikinalungkot ng binata ang pagkawala ng kanyang minamahal. Makalipas ang 5 taon, namuhay na mapayapa si Alburo. Sa isla, kasama ang kanyang bagong minamahal na si Saisumi. Ngunit, sa tuwing ay hindi pa rin niya lubos matanggap ang naging pagkawala ang kanyang unang minamahal. Isang araw, ito'y Nobyembre 1, araw ng mga patay, anibersaryo ni Unat at ni Alburo. Naisipan ni Alburo at Saisumi na bumisita sa puntod nito. Hindi lubos maisip ni Saisumi ang kanyang nasaksihan. Nakita niya sa puntod na kung saan inilibing si Unat ang isang kulay kayumanggi at malachokolate na bagay. Matigas ito at magaspang kong ilalarawan niya. Hanggang sa napansin ng mga taga-Isla El Papi na unti-unti itong tumutubo hanggang sa lumaki ito at tinawag nilang kahoy. Nakabuo sila ng pangalang kahoy upang itawag sa bagay na iyon. Dahil napag-isip-isip nilang kahoy talaga o nakakapagod ang paraan sa pag-aalaga ng mga bagay-bagay, lalo na sa bagay na iyon. Mula noon ay naging parte na ng buhay ng tao ang mga kahoy. Hindi lang sa kadahilan ng nagagamit ito, kung hindi itinuturing na ding kaibigan at
at kasangga ng tao ang mga kahoy sa pakikipagsapalaran sa pang-araw-araw na buhay. At yun lang po. Dito ko winawakasan ng aking kwento, pinamagatan na Alamat ng Kahoy. Nandiyan Ben, Aren, Ola, Taza. Bye!